tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Nicole and Chris. Itago niyo na lang ako sa pangalang Carol, tambalanista since 2020. Noong mga panahong walang kasiguraduhan ng bawat araw, kayo ang siguradong nandyan tuwing umaga para magpasaya. Dahil sa inyo, naituwid ko ang mahaba at nakakabaliw na lockdown. Kaya naman ngayong hapon na ang programa ninyo, nakasunod pa din ako. Sumulat ako kasi wasak na wasak ang puso ko, tambalan. Durog na durog. Bukod sa tingin ko makakagaan ang loob kung ibabahagi ko ito, nais ko ding humingi ng payo kasi gulong-gulo din ang isip ko. 5 taon na kaming kasal ni Tim na magkaroon siya ng best friend na babae sa trabaho. Nasaktan ako kasi dapat ako ang best friend. Sinabi ko naman sa kanya yung nararamdaman ko pero sabi niya huwag daw ako mag-alala. Pero dahil sinabi ko na hindi ako komportable, nangako siya na didistansya. At naniwala naman ako. Lately, napapansin ko na nawawalan siya ng oras para sa akin. He remains to be a good dad. Nakikipaglaro siya sa anak namin at hands-on siya sa pagpapalaki sa bata. Pero parang nakalimutan na niya ako. Lagi siyang ginagabi sa pag-uwi kasi overtime daw siya. Wala siyang time sa akin pero may time siya para mag-badminton kasama ng mga kaibigan niya. Tapos pag-uwi ng bahay, maglalaro siya ng mobile games hanggang makatulog siya sa sala. Last week napuno na ako. Sinabi ko sa kanya lahat ng hinanakit ko these past few weeks. Hinablot ko ang telepono niya and I checked his messages. Nanlumo ako na makita ko na regular silang nag-chat ng BFF niya sa trabaho. Ang sakit kasi yung mga problema namin mag-asawa, yung mga problema namin sa bahay, sinishare niya sa BFF niya. May time siya makipag-chat ng sobrang haba. Pero halos hindi niya naman ako kinakausap. Kapag ako na, wala siyang time or pagod siya sa trabaho. Hindi ko na kinaya, tambalan. Napuno na ako. Hindi ko na kayang magtimpi pa. Pinalayas ko siya. Ang sabi ko, doon siya sa babae niya. At umalis naman. Ayaw na daw talaga niya at nagtitiis na lang siya dahil sa anak namin. Pag alis niya, nakita ko yung anak ko sa isang sulok. Umiiyak. Dumoble yung sakit na nararamdaman ko kasi alam ko kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Tambalan, hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Bigla na lang akong pinagpalit sa iba. Tama ba yung desisyon ko na makipaghiwalay? O hahabulin ko po ba siya alang-alang sa anak namin? Ano po ba ang dapat kong gawin? Ang inyong tambalanista, Carol. Thank you.
Hi, Carol! Well, obviously, ito yung si Carol yung taong nag-express ng kanyang nararamdaman. At yun naman yung gusto natin lagi, di ba? Hindi natin pwedeng i-assume na naiintindihan ng kapartner natin yung nararamdaman natin sa pamamagitan ng mga pagdadabog, di ba? At pagbombastic side eye, as a Gen Z term, ng ano, pagbulakog ng mata. Bombastic side eye, yan. Hindi natin na-expect na maiintindihan nila tayo sa pagdadabog natin at sa pagdededman natin sa kanila. Diba? So obviously si Carol, ine-express niya talaga yung kanyang nararamdaman. And I think it's a good thing, diba? Na in-express mo dati that you're not comfortable with a BFF, na magkaroon siya ng best friend. Kasi totoo, kung ako rin partner, ako yan, bakit ka mag-best friend ng iba? I mean, pwedeng friend mo sila, pero ang best friend, ako, diba? Kasi ako, pag may problema, dapat ang to-go-to person ko is yung asawa ko. Pag meron din siyang problema, ang to-go-to person niya, or kung may pinakamasaklap na nangyari sa kanya, ang unang makakaalam asawa. Kung may pinakamasayang nangyari sa kanya, ang unang makakaalam ay asawa. Kasi dapat mag-best friend yung mga mag-asawa. Okay lang magkaroon ng friends, wala namang problema doon. Pero bawal silang BFF, 'di ba? FF lang sila, 'di ba? Bawal yung best, 'di ba? Dapat ano, magkaibigan, friendly lang, 'di ba? 'Di ba? Marcy, mga bima lang natin sila, gano'n, 'di ba? Pero iba yung best friends. So, and then express mo 'yun, 'di ba? Na parang hindi pwede. Tapos best friend mo. I mean, ako nga partner, lalo pa kung halimbawa ano, ibang gender. Kasi kung halimbawa, kaibigan lalaki, tas kaibigan matalik talaga, medyo gets ko yun kasi, syempre, tropa mo yun eh, ganun. Pero still, dapat kapag ka may mga concerns, ikaw yung makakaalam, hindi yung tropa lalaki agad, ganun. So, in-express mo naman yun na hindi ka comfortable, pero still, kahit hindi ka komportable, pinush niya pa rin. Ang malala dito, na nagsabi kang umalis siya, umalis nga. Diba? So, ngayon tuloy, nag-iisip ka, tama ba yung ginawa ko o mali? Kasi umiiyak yung anak ko. Diba? Hindi ako ano ah, ang sa akin lang, hindi pa naman huli ang lahat for anything eh. I mean, baka bugso ng damdamin, ganyan, baka isang araw matauhan si husband, ganyan. Hindi pa naman tuldok ang lahat. Pero sa ngayon, kung tinatanong mo kung tama ba, para sa akin, walang mali na piliin mo yung sa sitwasyon ngayon ay makakabuti para sa iyo. Yun nga lang kung may yung factor na merong anak, napakalaki kasi talaga. 'Di ba? Pero nagagawa naman niya ng ibang tao na pag yung bata ay nandiyan, edi nagagawa ng setup, 'di ba? Pwedeng ganoon. Sa madaling salita, wala pa naman kasi talagang tuldok. Lalo pa, ano pa kayo? Ano, bagong-bago pa lang yan, di ba? Masakit pa talaga ang lahat, ganun, di ba? So, hindi pa naman, it's not the end of it all. Siguro, kung masasabi kong yes, tama yung ginawa mo at this particular point. Kasi feeling betrayed ka eh. Di ba, sinabi mo nang ayaw mo siyang hindi ka komportable sa setup na may pa-best friend. Tapos biglang, yun, di ba, napagtagpi-tagpi mo. May time siya makipag-chat ng mahaba, may time siyang bumadminton, pero sa'yo, wali. Mahalaga kang parte ng bahay, 'di ba? Ano ka doon? Correct. Yun. So kung nararamdaman mo ngayon, gets ka namin. Valid naman yung emotion mo. Valid yung nararamdaman mo. Kung yan yung nararamdaman mo, walang sinumang pwede magsabi, mali yan. Kasi yan yung nararamdaman mo. Ang medyo nagkamali lang dito yung hamunan ng ano, hindi hamunan, yung pinalayas mo siya. Agad. Without parang... even having parang extensive discussion or heart-to-heart discussion. Mas maganda yun eh. Ang makakalurgy kasi umalis din si kuya. Oo. Ang napuno siya sa'yo. Kasi ganun yun eh. Kung ano yung binato mo, yun yung reaction na posible. Nung lumapit ka sa kanya, yung approach, di ba, na parang kinablot mo yung cellphone, binasa mo yung messages. Siyempre, ano din siya, yung emotion niya din, mataas. Nainis din siya. Nainis din siya. So, ura-ura, ganun din yung magiging reaction.
reaction niya. Lumayas ka, ayaw ko na. Ganyan, mga ganyan. O, di lalayas ako, di ba? Mm-hmm. So, ganun. Kung siguro nagkaroon ng mas malumanay na pag-uusap, pwedeng heart-to-heart talk, ito yung nararamdaman ko at hindi ko gusto na nakikipag-usap ka sa best friend mo na babae, then ipaliwanag niya din yung side niya. Mm-hmm. Feeling ko, maaring may pinanggagalingan din yung ano, yung asawa mo. Hindi mo naman sinabi na babae niya yun. Oo, sabi na babae malinaw niya sa iyo na ito ay best friend lamang. Mm-hmm. Yun ang paliwanag. Kung may nabasa ka na cheating na nangyayari sa Messenger, then hindi mo ibang usapan na din. Oo. Pero malinaw sa kwento mo sa amin na best friend niya yung babae. Mm-hmm. Ang general impression ko dito, nagseselos ka. Oo naman. Oo. So, naiingit ka sa oras na ginugugol sa kanya. Ganon. Yun yung issue mo talaga. Correct. Kasi kulang ka na nga sa pansin eh. Mm. Diba? So, yun nga. Nagseselos ka sa oras na binibigay ng asawa mo dun sa kanyang best friend. Mm-mm. Pero minsan, pag try mo ding ilagay yung sarili mo, kung ikaw yung nasa sitwasyon at mas komportable kang sabihin, o naiintindihan natin na ikaw, that you are the partner, that you are the wife, and you should always be the priority. Mm-mm. Pero minsan may mga pagkakataon eh. Diba? Na parang, mas komportable akong sabihin ang nararamdaman ko sa isang tao kahit hindi ko asawa. For example, may close kang kaibigan na pare, may close kang kaibigan na teacher. In this case, may close kang kaibigan na kaopisina na nagkataon na babae at komportable kang sabihin yun sa kanya. So pag iintindihan mo, may pinanggagalingan din si husband. At dapat mong intindihin yun. Ang naging issue lang talaga dito, nagkamali kayo ng approach. Awayan agad. Mataas agad yung datingan ng inyong usapan na sana pinag-usapan nyo muna ng malumanay heart to heart. Feeling ko kaya umabot sa ganun partner kasi patong-patong na eh. Nag-build up yung correct emotion mo. Tama. Na sana nung una pa na parang, uy ano ba, parang pwede bang this Friday tayo muna ang mag-usap, kain tayo, mag-dinner tayo. Sabi, gusto mo manood ng sine, hindi yung iniipon mo na pala. And nung napuno ka na, saka na lang. Bigla mong hinablot yung cellphone, tapos nagbasa ka ng Messenger, and nalaman mo na nag-confide si hubby sa kanyang best friend. At minasama mo yun. Para sa kanya, you are crossing the boundaries. Kahit totoo, naniniwala ako na kahit mag-asawa kayo, kahit papaano, meron pa rin kayong boundary. Eh. Kasi may limitation individuals pa rin naman kayo. Yes, eh. Totoo yun. And yung gesture mo is crossing his boundaries. Na parang, bakit? Kahit ako, poprotektahan ko yung sarili ko. Hindi ko sinasabing tabang itago. Oo. Pero sana hindi ganyan yung approach. Kasi tendency is, ganito yung magiging reaction ko. Naghamon ka sa akin, naalis ako. Ah, diba? Dapat kasi ganitong ginawa mo, Carol. Excuse me. Ganon. Excuse me. Okay lang bang i-check ko yung cellphone mo kung nang bababae ka? Dapat ganun yung tono. Oh. Walang paghablot. Oh, sabi diba? Niya, sure, why not? Yeah, oh, here's diba? My cellphone. Correct. Diba? Wala ka naman makikita dyan eh. Hindi siya ano. Kaya lang kasi, yun nga eh. Pag nandun ka kasi sa sitwasyon, hindi kasi lahat ng tao pwedeng kumalma. Mm. Diba? Hindi lahat yung parang lulunok muna o kaya magbibilang ng 10 bago mag-react. Talagang kapag kahinablot, ito yung reaction. Diba? Parang ano, parang pag pinara ka ng ano, yes, ng enforcer. Yes, yun yung maganda example dyan. Oo, diba? Pinara ka ng enforcer. Mas na nare-resolve yung issue kung meron ka mang violation. Kapag ka ang una mong tanong, kuya, pasensya ka na, ano pong violation yes, ko? Yes, compared. Versus, hay nako! Tawagan si General Kineme. Ano na ng problema mo? Yung galit-galit ka kagad eh. Ano pong problema? Ano pong problema, boss? Diba? Ganun. So tendency, ang reaction din ng taong pumara sa'yo. Eh di galit din. Galit ka agad eh. Di galit din siya. Yun yung punto niya ni partner. At yung kung yung sinasabi, hindi tayo sure kung babae niya ba talaga, kung ba't siya umalis. Kasi ako iniisip ko parang, di sige, okay, nakakainis yung paghablot and all. Pero talaga ba, aalis ka? Yun yung nasa isip ko eh, parang ganun na ba talaga kahalaga yung, or ganun ka na talaga, ganun mo na talaga ayaw na nung hinamon ka ng pag-alis, umalis ka naman din talaga. Mm-hmm. Diba? Yun lang yung sa utak ko na parang feeling ko nag-confirm na, sige na nga, hindi na talaga siya interested in me kasi nga hinamon ko. Kasi, for example, pero sa bagay, ulitin natin, iba-iba naman. Kasi para sa ibang tao, hindi naman nila yung hamon yung paghihiwalay, usap muna, ganyan, or
saan ka pupunta, ganyan. O baka naman ano lang yan, iinom lang, di ba? May ganong ugali din ng asawa. Parang kasi galit ka, dito muna ako, sasakyan ko lang yung ayaw mo, di alis ako. Baka uminom lang, mamay naman, madami, overthink ka, tapos nandun lang pala sa labas, hindi ka lang pala sumilip sa bintana. Ano lang pala, fishball lang, di ba? Tapos sumulat ka na sa tambalan. Natotoo, ayaw niya na talaga sa akin. Correct. Mga ganon. Pero ano ha, sinasabi lang namin to bilang devil's advocate or bilang nasa labas ang sitwasyon. Madali kasi magsalita pag nasa labas ka ng sitwasyon. Oo, na parang baka naman merong ano, may ganap. O kaya baka naman din, kaya din siya super sumbong dun sa kaibigan. Kasi yun nga, baka madami kang pagkukulang, di ba? Or marami kang maling ginagawa na akala mo tama pero mali pala. Mga ganon. Kaya na hindi niya masabi sa'yo. Then, I think, kaya nga dapat ang marriage is lifetime. Kasi bibigyan kayo ng chance na ma-develop kung ano yung pwede, paano ba yung setup na mas ayos yung communication? Correct. Diba? Paano ba yung setup na mas ayos yung whatever it is in your life? Ako based on experience, masasabi ko na 14 years kami married ng asawa ko. Pero masasabi kong yung paglalim ng relasyon namin, kung saan naging mas open kami to each other and a lot of other things na talagang nadidiscuss na namin openly, mm-mm, siguro on our 9th year. See? So kung nag-give up ka na kagad on the first or second year, nang kung ano man, edi sayang. Honestly, parang yung iba may isip na, hala, nung ipang pang-siyam na taon pa, it took several major trials and failures sa buhay namin para ayusin namin kung ano yung meron kami ngayon. And we would say na kung kailan mas tumagal kami at mas may dinaanan na mga matitindi, mas tumibay kami. Yung ganon. So kaya nga sinabi ko rin kanina, hindi pa tuldok. Mm-mm. Hindi pa end. Nagkaroon lang kayo ng misunderstanding dito. Kaya huwag mag-alala yung Junakis mo. Hindi pa naman talaga siya tuloy nagpaalam. Correct. Inalis mo kasi. Nag-inartihan lang. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!